Okay, so according to the report from the Christian Post, ang ilang bahagi ng lugar sa China ay Communist Party. Officials are demanding na yung mga Kristiyano para sa kanilang welfare ay itigil na nila ang pagsamba kay Hesukristo at simulan nilang sambahin si President Xi Jinping, ano po, yung Chinese Communist Party as God, or mawawala ang kanilang mga benefits. Ito'y nangyari doon pa lamang nung panahon ng kasalukuyang pandemic sa kanila noong April, na mismo ang mga Kristiyano doon ay tahasan na silang pinepersecute at sinasabihan na ang sasambahin nila walang iba kung hindi yung kanilang tinatawag na emperor. So, lagi po mga kapatid, history repeat itself. Ang mga tao na hari, ang mga president, ang mga king, maging ang mga ordinary men, mga taong walang alam sa kasaysayan, kung hindi lamang po matters of commerce, finances, business, or government ideologies, pero walang alam, tinatapon ang spiritual. Inuulit lang nila ang mga pagkakamali ng mga nauna. Dahil bakit? Wala silang alam na po mangmang pagdating sa espiritual. Kaya yung mga mali ng mga nauna, uulitin lang nila yon, paulit-ulit lang. Pero syempre, ang mga Kristiyano ang siyang patuloy na nahihirapan. Pero, yun po talaga ang takbuhin ng ating pananampalataya. Bilang mga mananampalataya, nakapaloob tayo sa ganong klaseng kalagayan na yung tunay na mananampalataya kay Kristo, bago sapitin yung kaluwalhatian, daraan tayo sa maigpit na hamon at mga pagsubok kahit pa kapighatian sa buhay na ito. Ano po, mapalad kung hindi. Mapalad kung ang isang tao na nakakilala sa Panginoon ay kuhanin niya ng mapayapa, nakangiti pa, ano po, naka-smile, maganda. Pero hindi laging ganoon, mga kapatid. Okay. Sa ating pag-uusapan, na yung kasunod sa sequence ng ating pag-uusapan ay mula doon sa new birth or regeneration, na po, sa pagsilang na muli. Ano sa palagay ninyo ang signs, no, na o palatandaan, sign na siya ay may buhay? Alam ba ninyo ang palatandaan? Ito po ay ating masusumpungan sa ating talatang binasa dito sa John chapter 6 verse 29. Again, Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in him whom he sent." Now, dito makikita natin na napakahalaga itong talatang ito. Nung mga panahon na si Hesukristo ay nagtuturo, iniisip ng mga Hudyo na sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa at pagsunod sa kanilang mga religious standard, no, sa kanilang mga sariling traditions, mabibigyan nila ang kaluwalhatian at kaluguran ang Diyos. Kung susundin nila ang kautusan ni Moses, kung gagawin nila ang mga pinag-uutos doon pa lamang sa Old Testament, mabibigyan nila ang kaluguran ng Diyos. Kaya yun yung sinabi doon sa verse 28. Sinabi ang tanong nila kay Hesukristo, "What shall we do that we may work the works of God?" Kasi akala nila, by their own abilities, by their own, sabihin nating knowledge, na po, at sabihin nating power, mabibigyan nila ng kasiyahan ng Diyos. Pero sinabi ng Panginoon na ang gawa ng Diyos ay sumampalataya kay Hesukristo. Yan po yung ating makikita. Ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay may kinalaman sa repentance and faith, or
faith and repentance. Pero uunahin natin dito yung faith. And then, next schedule natin, God willing, ay yung repentance. Now, here's the biblical faith o yung saving faith. Now, yung ating summary ng message sa ating Bible study sa gabing ito. Alam ba ninyo na ang tunay na kaligtasan ay dumarating lamang sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Ngunit, ito'y tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Ebanghelyo ni Kristo upang makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Yan po yung summary. So, ang tunay na kaligtasan ay dumarating sa atin yan. By grace. Ibig sabihin, pasya ng Diyos. Ibig sabihin, gawa ng Diyos. Ibig sabihin, kapahintulutan ng Diyos. Pero paano natin tinatanggap o natatanggap? True faith. Kaya yung faith, instrumento siya. Upang tayo ay makapamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Yan po ang summary. Okay, mga kapatid, ang mga bahagi na ating pupuntusan dito ay una, ang pananampalataya ay regalo lamang. Okay? Faith is God's gift. A second, mga kapatid, concerning faith, upang mas maintindihan natin, that faith is God's instrument for salvation or to save sinners. Faith is God's instrument unto salvation. Opo, instrumento ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, the meaning of faith. Or, ibig sabihin, mga kapatid, is yung quality ng faith. Yun yung gusto nating sabihin. Yung quality ng faith na ito. Yung kalidad. Tignan natin yung kalidad ng faith. At ang next, mga kapatid, yung evidences of faith makikita natin. Alam nyo ba, when true faith comes, meron po itong evidence sa buhay ng mga tunay na tinawag. Yung evidence, makikita natin. Ano bang evidence ng faith na dapat makita sa atin? May challenge tayo dyan. Alam nyo ba, ang faith, yung true faith, is subject to the test. For testing, subject for testing yung true faith. Yan po, lagi po yung faith ay nakapaloob po yan sa testing ng Panginoon. Yan, very interesting para sa atin lahat ito. Okay, simulan natin. According to our main passage, doon po sa John chapter 6, verse 29. Maliwanag po doon na sa ating binasa, this is the work of God that you believe in Him whom He sent. Una, mga kapatid, kailangan nating maintindihan kung ano yung tunay na pananampalataya, kung ano yung biblical faith, kung ano yung saving faith. First of all, true faith, mga kapatid, is God's gift. Yan po yung una. Regalo lamang ito ng Diyos. Now, it is easy to think that by our faith, we contribute something in a small way for salvation. Yan yung iniisip ng marami. Kaya sinasabi nila, pagka tinanong mo, may magagawa ka ba ang tao para maligtas? Sasabihin nila, yes. Ano? Pananampalataya. Kaya akala ng marami, ang pananampalataya, kanyang-kanya, kanilang-kanila. Di nila alam, regalo ito ng Diyos. Maliwanag yung sinabi rito ni Christ, this is the work of God. What is the work of God? Ang work ng Panginoon ay sumampalataya sa kanyang isinugo. That is the work of God. Yan po maliwanag. So, also, mga kapatid, this is very clear in many passages in the scripture aside from this book of John. At andyan ang book of Ephesians. Makikita natin dyan na maliwanag doon
na kayo ngay mga nangaligtas sa pamamagitan, hindi ito ng inyong mabubuting gawa, kung hindi ng biyaya ng Diyos. Ano po? Upang sa walang sino man sa inyo ang magmalaki sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So, by grace you had been saved through faith that no one should boast. Kaya ang salvation, mga kapatid, ay grace. Of course, yung the entire salvation of men ay grace. Pero mga kapatid, upang yung grace ay mai-apply sa isang makasalanan, gaya natin, bibigyan niya tayo ng pananampalataya that we may receive salvation by grace. So, dapat maliwanag yan. Na po. So, in fact, mga kapatid, also in Romans 3:10-12, anong sinabi doon? That no one, not even one, who seek after God. By our natural condition, walang sino man ang naghahanap sa Diyos. Ang alam ng marami, nakilala na nila ang Diyos. Ang Diyos para sa kanila ay ribulto lang. Diyos na nilikha ng tao. Yun ang akala nila. Kaya para sa kanila, yun ang Diyos nila. Ang Diyos nila, yung buwan. Pag sumikat yung buwan, crescent na buwan, yung shape, yun na yung Diyos nila. Yung iba ang Diyos nila, hayop, gaya ng mga baka. Ano po? Iba-iba po. Kaya akala nila yun ang Diyos nila. Yung Diyos nila, yung halimbawa, yung nakipag-usap sa kanila sa panaginip, anghel, ng gamot, yun na yung Diyos nila. Kaya yung Diyos nila, yung iba'y nakahiga. Diba? Yung Diyos nila, iba'y matangkad, maliit. Yung isa, bata. Iba-iba ang Diyos. Pero ang Diyos na ito, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, ang Diyos na ito ay nagpahayag sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita, walang iba kundi kay Hesukristo. Napo? At nung unang panahon pa lamang, sa pangunguna po nila Moses, nila Abraham, napo? Nila David, and so on, sa kasaysayan. Okay, next. So, yung pananampalatayang ito, mga kapatid, ay regalo lamang. Walang taong naghahanap sa Diyos because naturally, men are depraved and unable to believe in God through the Lord Jesus Christ. Unable to believe by themselves. Hindi sila makakapanalig sa sarili nilang paraan. Ito pa ang sinabi, John 1:12-13. Subalit ang lahat ng mga tumanggap sa Kanya, kay Hesukristo, sila'y pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Silang mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Bakit sila tumanggap? Bakit sila sumampalataya kay Kristo? Pakinggan niyo ang kasunod. Na po, na sila'y isinilang hindi sa pamamagitan ng dugo o ng kalooban ng laman o ng naisin ng tao, kundi ng Diyos. Kaya nauna po yung regeneration, nauna po yung new birth, bago po yung pananampalataya. Kaya tinalakay na natin yung new birth. And then yung faith. Kaya ang isang tao sasampalataya kasi isinilang na siya. Ayun po yung maliwanag. So again, mga kapatid, in John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. Kaya po yung pagsampalataya kay Kristo, ito po ay una dahil niloob ng Diyos. Yan po yung maliwanag dyan. So, ibig sabihin, mga kapatid, na po, that Christ died to save those whom His Father has given Him. Na po, yung kamatayan ni Jesus Christ ay nagliligtas, tiyak na kaligtasan, para lamang ito doon sa mga tao na ibinibigay ng Ama sa Kanya. Kaya may naliligtas. Kasi kalooban yon ng Ama. O, pakinggan nyo, mga kapatid, anong sinabi mismo sa aklat ng Hebrews 12:2. Na po,
says that Jesus is the author and the finisher of our faith. Author and finisher. So ang Diyos Ama ang kalooban niya na ang isang tao ay maligtas at yung pananampalataya ay nagmula ito sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. He is the author and the finisher of the faith. So, by the series of acts, God brings these people to actually possess this salvation by faith. Na po, ito po ay nangyari po, pagitan po ng pagkasilang na muli. Kaya yon nangyari. So, yun po yung maliwanag. Na po, na yung faith ay gift lamang ng Panginoon. Na po, napakahalagang gift yan kasi yung faith is unto salvation. Next, mga kapatid, regarding faith, that we should understand what faith is. Faith is God's instrument to save sinners. Yan yung pangalawa. So, faith is essential unto salvation because without it, no one will be saved. Po. Pero ang isang iniligtas ng Diyos, isinilang na muli, kailangan niyang manalig dahil true faith, tatanggapin niya yung kaligtasan na yun. True faith. True faith, ma-experience niya ang kabutihan ng Diyos. True faith, darating sa kanya, no, matatanggap niya yung habag ng Diyos. True faith. Kaya mga kapatid, dumating na yung habag ng Diyos, yung kaligtasan, pero maipapamuhay niya yung pananampalata, yung kaligtasan na yon by faith. Dahil dun sa faith na yon. So, yan po yung maliwanag. This proves that all salvation is by God's free grace, yet sinners must have faith in Christ in order to be saved. Yan po yung maliwanag. So, we are saved by God's grace through faith. Na po, because salvation can be received by faith. Na po, that is gift from God. That is gift of God. Na po, so ano kagad ang ating dapat na maisapamuhay under po ng number 2 natin, that faith is God's instrument to save sinners. Na po, this faith always clinging to the gospel of Christ. Yan po yung true faith. Yung faith na walang substance ng gospel, eh, hindi po yung tunay na faith. Gaano man kataimtim ang tao, lumalakad ng paluhod, nagpapapako sa krus, no po, pumapatay ng kapwa, may mga ganun eh. Akala nila yung pananampalataya sa Diyos, pagpatay. No po, ano pa ang faith sa kanila? Ang faith sa kanila ay pagpapakagutom, magpakagutom na magpakagutom. Yun ang akala nila. Ang faith sa kanila ay basta magpakamartir. Ano po, akala nila yun. Hindi, ang tunay na faith ay ang substance nito, the gospel of Christ. Kaya ang sinabi doon, ano po, this is the will of God, ano po, that one may believe to him, no, to him he was sent. Na po, ang substance ng faith na ito ay the gospel of Christ. So this faith, mga kapatid, clinging to the gospel. Na po, kung sino man ang may pananampalataya, siya ay merong paghanga, pagmamahal sa gospel ni Jesucristo. Dahil mula doon sa gospel, siya'y tinawag ng Diyos upang siya'y sumampalataya na nung una pa lamang siya'y itinalaga ng Panginoon at siya'y isinilang na muli. Okay po? So, yan po yung maliwanag. Next na makikita natin dito, mga kapatid. Thirdly, mga kapatid, na makikita natin, in order for us to understand what faith is, faith, no, the nature of faith, yan yung makikita natin. Yung nature ng faith dito, yung kalikasan nito, gaya ng sinabi natin, faith is the instrument of God for salvation. Pero,
ididiin natin faith alone. No other instrument that sinners might be saved na po except that faith. Na po, faith alone. Na po, hindi po pwedeng faith plus obedience. No, maliwanag po doon sa aklat ng Romans chapter 3, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kaya ang sino man ay mapawalang sala. Hindi rin sa pamamagitan ng paghahandog, binyag, hindi rin po lalo sa membership ng anumang sekta. Kaya kung meron pong nangangaral, nangihikayat na umanib sa sekta nila, ligtas na, yan ay tahasang kulto. Walang ganon, walang sektang makapagliligtas. Na po, faith alone na po ang makapagliligtas. Maliwanag po yan na po na yung faith ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Makikita nyo yan sa Romans chapter 3, verse 23, 24, 25, faith alone. Na itong faith na ito, galing po ito sa grace ng Panginoon. Yung habag ng Diyos, na po, kinahabagan siya ng Diyos. Para yung kahabagan ng Diyos ay kanyang maipamuhay, bibigyan siya ng faith. At yung faith na yon, mga kapatid, ay yon ang pagtanggap ng kaligtasan. O, maliwanag na yan po, ha, mga kapatid. Ha? Mababasa nyo rin yan sa Hebrews 11:1-2, na sa pamamagitan ng faith, maiintindihan natin ang gawa ng Diyos at ang Diyos mismo at ang kanyang mga salita. So, ibig sabihin, ang faith brings knowledge, brings understanding, brings wisdom, not vice versa. Hindi po pwedeng wisdom brings faith, knowledge brings faith, or sabihin natin, understanding result faith. Hindi po yun. Gnosticism ang belief yan. Na po, ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, produces knowledge, produces understanding, produces wisdom. Yan yung true faith. Tapo, kaya kung isang tao ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya, makakaunawa yan. Kaya alam nyo, may mga taong hindi makaunawa sa salita ng Diyos at sasabihin nila, hindi namin maunawaan yan, ayoko yan. Eh, ayaw niya talaga. Kasi hindi naman sa reasoning ito eh. Yung pananampalataya. Dahil in the first place, hindi tao ang magdidesisyon kung siya ay susunod sa Diyos o hindi. Hindi. Ito'y desisyon ng Diyos. Kung hindi ka pagkalooban ng pananampalataya, nganga ka, nganga. Kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos, nganga, nganga ka. Kung hindi ka bigyan ng pananampalataya, di ba? Ang susunod nun, pag nganga mo, ngalngal, ngalngal ka lang ng ngalngal. Yan ang malaking problema. Totoo yun. So, yan yung nature ng faith. Faith alone. By God, through, from God's grace. Saved. Na po. Faith alone. Kanina, grace alone. Ngayon, faith alone. Makikita natin yan. So, is the believing of certain faith, mga kapatid. Faith is believing of certain truth. Romans 10:9-11. Na po. Yan po, 1 Corinthians 15:1-5, na yung faith doon ay based ito sa gawa ng Diyos at ang tukoy doon ay kay Christ mismo sa kanyang death and resurrection. Yun yung faith, yun yung substance ng faith, yung gospel. Yung true faith, yung solid faith, yung saving faith, ang pundasyon nun, gospel ni Christ. Yan po yung maliwanag. Yung pinaka-sustansya niyan. So, faith in Christ alone. Na po, the person believing in the gospel truth. Na po, put his personal trust in the Lord Jesus Christ alone. Ano, tingnan niyo ha. Grace alone. Faith alone. Christ alone. And then, God's glory alone. Puro alone eh. Pero bakit alone? Pero magkakasunod. Yun po yung sequence. Order of salvation. Yung biyaya ng Diyos dumating sa atin, panong paraan, isinilang tayong muli. Yung evidence na ang isang tao isinilang na muli, ano pa? Ano po? Grace alone yun.
evidence ang tao ay sinilang na muli. Faith. Faith alone. Yan yung nature niyan. So, maliwanag. So, faith anchored and sustained by the Word of God. Yan na yung pang-apat. Faith alone is God's instrument unto salvation. Letter A. Letter B. Na po, faith is believing to certain truth. Letter B. Letter C. Faith in Christ alone. And letter D, yung binanggit ko kanina, faith anchored and sustained by the Word of God. Nakikinig ba kayo? Ang pananampalataya, naka-angkla ito at sinusustenahan ng Diyos ng kanyang salita sa pamamagitan po, syempre, ng aral ni Kristo. O, pakinggan nyo, John 10:27 and 29, Jesus said, "My sheep, listen to my voice. I know them, and they shall follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand," and so on and so forth. Na po, anong sabi nga nun? Listen to my voice. I know them, and follow me. Si yung angkla ng ating pananampalataya is the Word of God in Christ Jesus. Na po, and sustained by the Word. Yan yung true faith. Alam niyo po, in times of trials, difficulties, meditate the Word of God, meditate His works, meditate His promises, meditate the gospel of Christ, meditate natin yan. Yan, magbibigay ng comfort sa atin. Alam niyo po, pwede tayong humarap sa anumang serious threat, troubles ng buhay. Pero yung ating kaluluwa ay papayapain ng Panginoon once na yung meditation ng heart and mind natin ay yung salita ng Panginoon. Yan po yung mahalaga. So, this faith, mga kapatid, ay pakinggan natin. Na po, application. This faith, mga kapatid, faith alone, na po, that by faith alone, we may be able to please God. That by faith alone, this kind of faith alone, we may be able to please God. And apart from this faith, na po, no one, not even one, can please God. And ang sinabi po ng Hebrews 11:6, "But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Maliwanag, diligently seek Him. Yan po yung pangatlo na pointers natin. So kung may faith ka, mga kapatid, nabibigyan mo ang kaluguran ng Diyos, hindi dahil ikaw ay in the first place ay mabait, ikaw ay masunurin, ikaw ay relihiyoso, ikaw ay masugid na nag-aaral ng salita ng Diyos, wala diyan. Sa nalulugod ang Diyos sa pananalig kay Hesus Kristo. And without that faith, hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Kahit ka ikaw ay nasa isang church, anumang klaseng church, no po, lalo na kahit pasabihin natin evangelical church, pero kung wala kang faith kay Christ, basura ka sa harapan ng Diyos. Basura ako. Yun ang totoo. Kung walang pananampalataya, saan galing yung faith na yun? Gift of God. Po, maliwanag yan. I-explain na natin yan nung mga nakaraan. Yan po. Next, mga kapatid, pang-apat, the evidence of faith. Alam niyo bang ang faith na ito ay may evidence? Next, ang sabi nun, lalapit kay Kristo. Yung sinabi nga nun, ito ang kalooban ng Diyos upang kayo ay sumampalataya sa kanyang isinugo. Alam nyo ba yung paglalarawan ng pananampalataya doon ay continuing? Ibig sabihin, consistently walking and living according to that faith. O anong ibig sabihin? May evidence. Ang evidence, mga kapatid, first, na po, that man who put his trust in the Lord
no po, makikitaan natin ang evidence, una, growing in the grace of God. Growing in the grace. Ano yung grace na ito? Yung kanyang buhay Kristiyano, paglago yan. No po, lahat po ng may buhay sa mundong ito na nilikha ng Diyos, may paglago. Lamang ang mga tao at hayop ay may certain period, kahit po ang buong mundo, may certain time na sila magtatapos. Pero, yung buhay ng tao sa mundong ito, bagamat magtatapos, meron pong eternal life. At yung eternal life, mga kapatid, ay nagsisimula na yan dito. Kapag ikaw isinilang na muli, yan po yung eternal life. At ito'y tinanggap natin by faith. At ito ay patuloy na lalago. Na po, kaya yung like a child, na po, like a newborn babe, sabing ganun. Desire a pure milk of the word of God that you may grow thereby. Na po, ang sabi po ni Peter yon. Kasi paglago. Na po, grow maturely. Kasi ang biyahe nating mga tunay na mananampalataya is going to eternity. Kaya yung patuloy na paglago. Patuloy na pagpapasalamat sa Diyos, pagluluwalhati sa Diyos, pagdakila sa Diyos, pagsamba sa Diyos, kahit ikay busy, may time ka para sa Diyos, kasi yan ang buhay mo. Patuloy na paglago sa pananampalataya. Next, mga kapatid, it produces holiness. Yan po yung evidence. Holiness. It sanctifies us, mga kapatid. Alam nyo ba yung true faith? Patuloy tayo nitong pababanalin. Tayo binabago nito. Natututo tayo nang nandyan yung wisdom, nandyan yung knowledge, nandyan yung truth, nandyan yung understanding. Na po, at nakikinabang tayo doon by faith. Kaya pababanalin ka nito. Kaya ito, pakinggan nyo, kahit ikaw ay masugid na bahagi ng anumang reliyon, walang holiness sa puso mo't isip, walang pagtanggi sa kasalanan, eto, sasabihin ko sa iyo direkta, hindi ka tunay na ligtas. Iba, nagmamalaki. Dahil sila'y anib ng isang malaking relihiyon. Uy! Uy, 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 uy! Uy, 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 uy! Turo ng tao yan. Hindi turo ng Diyos yan. Ang turo ng salita ng Diyos, na po, without holiness, no one shall see the Lord. Ay, saan nanggagaling yung holiness? From God alone. E paano dumarating yun sa buhay ng tao? Through faith, by the works of the Holy Spirit. Na po, kaya kung walang faith, kahit ka pa ilang beses na membership, kahit ilang beses ka pa binautismuan, wala kang faith, walang holiness, walang salvation. Okay, of course, thirdly, evidence of faith, it will persevere unto the end. Na po, yung true faith, mga kapatid, it won't never give up. Na po, kahit po sa mga sirkumstansyang nandoon po yung napakatinding distracting circumstances. Na po, tila very serious threat ng buhay o anumang tanggalan ka ng benepisyo from the government, gaya ng nakita natin, nadinig natin kanina, di ka aayaw sa pananampalataya. Na po, in many times, binabasa ko sa inyo ang mga patotoo ng mga tunay na mananampalataya. Kahit sila'y sunugin ng buhay, umaawit sila ng pagpupuri sa Diyos. Yan ang evidence ng faith. Na po, they will persevere unto the end. Pakinggan nyo, Hebrew 10:38-39. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. So, hindi kabilang tayo doon sa tumatalikod, kundi kabilang tayo sa tunay na pananampalataya. So, mga kapatid, challenge, faith is subject to the test or testing. Tandaan nyo ito, ha? Be ready, fellow believers. True faith, our faith, na po, na gift ng Panginoon.
I certainly will be filtered by the fire, through the fire, mga kapatid. Tayo ay i-screen sa apoy gaya ng ginto. Pakinggan nyo. Sa 1 Peter 1:7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of the Lord Jesus Christ. Test by fire. Alam niyo, kung meron man tayong paghahandaan, yung matinding test ng buhay, dadaan tayong lahat doon, whether we like it or not. No po, maraming test ng buhay. So, ito yung tanong ko sa inyo, may asagutin nyo ito. What are those things that would set as a test of our faith? Ano sa palagay ninyo yung mga bagay na yon? Mamaya, sagutin nyo yan. No po. So, mismo sabi rin po ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 13:5 na sinabi doon, test yourselves whether we are in the truth, whether we are in the faith. Because, anong sabi ganun? There are those who say, we would never doubt our decision to follow Christ. No po. Hindi kami nagdududa na kami kabilang sa ganitong reliyon, therefore ligtas kami. Pero ano sabi ng Biblia? Test your faith. Now, mga kapatid, remember, we are saved by grace alone, through faith alone, through Christ alone. No po, not by our works. Pero yung faith na ito, mga kapatid, dapat merong evidence. Dapat naroon po yung fruit. Anong sabi po ni James? Kung wala po yung bunga ng pananampalataya, yan ay mistulang patay, good as dead. Yan po yung masasabi natin dyan. Na po. Kaya yung faith, mga kapatid, dapat growing, mga kapatid, ito in all aspects. Na po, sa buhay Kristiyano, growing dapat ito. So the test of faith, mga kapatid, tignan natin, bibigyan ko lang kayo ng ilang mga bagay. No? Gaya ng ganito, mga kapatid, meron ba kayong malalim na malasakit na maka-fellowship ang Panginoon sa pamamagitan ng redeem community o the church? Pakinggan nyo ito, ha? Yung malalim na pakikipag-fellowship sa Panginoon through His church. Meron bang ganon? 1 John 1:3, makikita nyo yan. Yung fellowship, pinakita yan. Fellowship with the Father, no, to the Son, and among His people. Magkakasama yan. Kung wala kang tunay na pananampalataya, eto mga kapatid, lumalabas ang evidence. Eh kami-kami na lang mag-aral. Yan, test yan. Kung walang pananampalataya, kanya-kanya. Hindi. Ang tunay na pananampalataya, ginagathered sila ng Panginoon sama-sama. So, yan yung true faith. Yan po yung mga evidence ng faith. Aside from that, pangalawa, na po, na ikaw ba o ako ba ay namumuhay ng may kabanalan sa kaliwanagan? No? Lumalakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan po. At nakasentro ba ang ating buhay sa Panginoon? And then ikatlo, naroon ba ang ating sentro ng pakikipagrelasyon kay Kristo? No po? Naroon ba na si Kristo yung sentro ng ating buhay? Siya yung ating binibigyan ng kaluguran? Siya yung ating niluluwalhati? Siya ba? No po? Naroon ba yung obedient heart? Yan yung pang-apat. Nandun ba yung ating pagsunod sa Panginoon? No po? And then, mga kapatid, naroon ba ang matinding pag-ibig natin sa Diyos higit kesa sa pag-ibig natin na po sa sino mang tao, sa mga bagay sa mundo, yung matinding pag-ibig? Yan yung mga evidences ng faith. Tignan natin yan. Here, warning mga kapatid, yung tunay na pananampalataya, tandaan natin to, na po, ay hindi lamang po
naniniwala sa Diyos. Dahil kahit ang diablo, ganyan din, naniniwala sa Diyos. Pero fruitless ang kanyang pananampalataya. Anong ibig sabihin ng fruitless? Walang love, walang holiness, no po? Walang maturity, walang Christ-centeredness, no po? Wala pong submission. Matindi, fruitless. Walang fellowship. Matindi yan. Kaya hindi basta-basta yan, mga kapatid. Antindi ng faith. Sinabi po ni Spurgeon sa bandang huli, mga kapatid, O brethren, be great believers. Little faith will bring your souls to heaven, but great faith will bring heaven to your soul. Ang ganda, mga kapatid. Walang malaking diferensya, no po, dahil pareho silang makakarating sa heaven. Pero yung merong malaking pananampalataya, yung malaking pananampalatayang tinutukoy, ito po mga kapatid ay natututo sa salita ng Diyos. Yung heaven, na po, nasa kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, kahit merong mga suffering sa mundong ito, nandun yung joy. Kahit may mga afflictions and troubles sa buhay na ito, nandun yung happiness, nandoon po yung peace. Nandoon yon. Oo, nandoon yung kalungkutan, pero hindi nabubura yung joy. Yan po yung tunay na mananampalataya. While yung little faith, mga kapatid, later, pag sila'y namatay, bagamat nandoon yung mga kahirapan ng buhay, sila'y uuwi pa rin sa heaven. Bakit? Kasi ang issue dyan yung faith, true faith. Maliit man, malaki, pero lumalago yun. Yung mahalaga doon. Ang challenge, mga kapatid, ito po, palagi, yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, na po, ay lagi pong merong pagsisisi sa kasalanan. Yan yung makukuha natin sa susunod, faith and repentance kasi ito. True faith, always confessing and na po, repent na po from his sin. Manalangin na po tayo. O Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Napakadakila ninyo. Napakahiwaga ng pananampalataya. Napakadakila nyo. Dahil ang bawat topic, bawat salita, napakahiwaga para aming pag-aralan. Napakahusay, napakarunong ng salita ninyo, O Diyos. Ito'y dumating sa aming karunungan ito only because of your grace. And you allow us to receive it by faith. Panginoon, thank you so much. Wala kaming po pwedeng gawin para suklian ang kabutihan ninyo, kundi mabubuhay kami according doon sa gabay ng inyong pananampalatayang binigay sa amin na guided by the truth. Ama, salamat ng marami sa pangungunan nyo sa aming lahat. Purihin, niluluwalhati namin kayo at pinapupurihan. Salamat, Ama. Ito'y aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.